19 ng Hulyo, Biyernes ng 15 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Naglakad si Jesus sa mga tanima ng trigo minsang araw ng pahinga. Nagutom ang kanyang mga alagad at sinimula nilang alisin sa uhay ang mga butil at kainin yun. Nang mapansin ito ng mga Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Tingnan mo ang iyong mga alagad, gumagawa sila ng ipinagbabawal sa araw ng pahinga." Ngunit sumagot si Jesus, "Hindi niyo ba nabasa ang ginawa ni David noong magutom siya at ang kanyang mga kasama? Pumasok siya sa bahay ng Diyos at kinain ang tinapay na inihain para sa Diyos, gayong bawal sa kanya o sa kanyang mga kasama ang kainin ito liban sa mga pari. At hindi niyo ba nabasa sa batas na sa araw ng pahinga, walang pahinga ang mga pari sa templo, pero wala silang kasalanan dahil dito? Sinasabi ko naman sa inyo, dito'y may mas dakila pa sa templo. Kung nauunawaan niyong talaga ang salitang ito, awa ang gusto ko, hindi handog. Hindi niyo sana hinatulan ang walang sala. At isa pa'y ang anak ng tao, ang Panginoon ng araw ng pahinga." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Ang anak ng tao, ang Panginoon ng araw ng pahinga. Sa pagkakataong ito, kinukwestiyon naman ng mga Pariseo si Jesus kung bakit pinahintulutan niya ang kanyang mga alagad na pumitas at lumigis ng trigo at kanin iyon sa araw ng Sabat. Pero ang totoo, taimtim ang paggalang ni Jesus sa utos na igalang ang araw ng pamamahinga. May listahan ang mga Hudyo kung saan nakasaad ang 39 na kilos o paggawa na ipinagbabawal sa Sabat at taglay nito ang kapangyarihan ng batas. Ang Sabat ang paraan ng mga Hudyo para magpasalamat sa Diyos at ipahayag ang kanilang pagtitiwala sa Kanya. Nagkaroon ng problema nang tumutok lamang sila sa pag-iwas sa mga bawal na gawain at kinalimutan nila na maging mahabagin sa kapwa-tao. Para sa mga Pariseo, ang paimbabaw na pagsunod sa batas ay sapat na para maging kalugod-lugod sila sa Diyos. Sa pananaw ni Jesus, higit na mahalaga ang magpakita ng habag at magkaroon ng pagbabago sa kalooban ng tao. Tinuruan niya ang mga alagad na bigyang kapangyarihan ng Espiritu Santo na baguhin ang kanilang puso, tumalikod sa makasariling hangarin at sikaping magmahal sa Diyos at sa kapwa. Pagsasagawa, tinuturuan tayo ng araw ng pamamahinga ng isang simpleng pamumuhay at kung paano isaayos ang tunay na mahalaga sa ating buhay. Ano-anong mga bagay at gawain ang pumupuno sa araw ng Linggo mo at ng pamilya mo?